Nagpahayag ng suporta ang PDP laban sa pangunguna ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Administrasyong Marcos. At sa 40th anniversary ng partido, itinalaga bilang party president si Representative Jose Alvarez. May ulat si Daniel Manalastas. Balik sa national scene si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos niyang dumalo sa anibersaryo ng isang paksyon ng PDP laban. Sa kanyang speech, hinimok niya ang mga kapartido na suportahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagdating sa usapin ng politika. We are not putting up a strong party against the party of the president. We are not going to quarrel with, far from it. We will be giving our full support for him politically. I would wish the President good luck and I hope he would govern this country in accordance to what is demanded of the people's interest. Nagbigay naman ng suhestyon ang dating Pangulo para matugunan ang mga napapaulat na kidnapping at mga krimen. Matatandang kilala si dating Pangulong Duterte sa maigpit na laban nito sa kriminalidad noong siya ay presidente pa. Pero naniniwala siya na ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. ang lahat ng kanyang makakaya. The police. And hindi pa kulang pa, you call the military, augment the police. That is just a suggestion. That was the practice which I adopted, you know. Police, it should work harder. Naniniwala naman ang dating Pangulo na dapat ipagpatuloy ang programa ng NTF-LCAC. At kagaya noong siya ay presidente pa, may banat ang dating Pangulo sa Communist Party of the Philippines. There is no need for anybody to declare them terrorists. Kasi dati na silang terorista, dati na silang kalaban. Nanatiling chairman ng partido ang dating Pangulo, habang si Congressman Jose Alvarez na ang party president. Ilan pa sa may posisyon sa PDP laban ay si Senator Ronald De La Rosa na naging vice president for Mindanao at si Senator Bongo na itinilagang auditor. Ayon naman kay Senador Pimentel, ang mga orihinal na PDP laban ay hindi kinikilala ang anumang hindi otorisadong eleksyon. May sarili sila anyang party officers. Daniel Manalastas para sa Bayan.